The danger and wrath of Betty's blast has surely passed. This after yesterday's pounding rain and howling winds in the province. As PTV's Patrick De Jesus, along with the local dwellers, welcome today's blue and sunny skies in this report. Good weather was experienced again in Batanes. Some residents have removed the ropes that fastened the roofs of their houses, used as protection against strong winds. They were thankful because Typhoon Betty did not have severe effects in the province. Okay na, ano na kasi tumigil na. Papasalamat na at hindi dito naglandfall. Umiwas. While Typhoon Betty weakens and goes further away, the weather in Batanes is expected to improve. Despite this, swimming in seas and fishing are still not allowed. Earlier, the Coast Guard Station Batanes inspected shorelines in the province. This includes Jura Fishing Village, wherein fisher folk were reminded that it is still not yet safe to sail. So nakita namin sir na nagda-dive-dive kayo dyan. Ano yung ano nyo sir? Ano yung purpose nyo ba't nandyan kayo ngayon? Anong inaalis po namin yung mga ano? Yung mga... Nakapulupot, gano'n? Opo. So nung bagyo pala sir, nagkapulupot po yung mga tali na yan. So ang ginagawa nyo, inaayos nyo lang sir. Opo. So hindi po muna tayo pwedeng mag-layag sir sa ngayon na. Kasi mayroon po tayong no-sail policy po na nailabas yung Coast Guard. So hintay lang po tayo for further notice ha po kayo pwedeng lumayag po. Affected fisher folks found alternative livelihood in farms, but they hope that the weather continues to be better. Inaantay nga namin na kumalma yung panahon. Naka-ready na yung mga bangka dito eh. Trips of passenger boats are also prohibited, going to Itbayat and Sabtang or vice versa. The boats are currently in Mahataw Shelter Port. Hintayin po natin muna yung abiso ng PAGASA po. Hanggat sa may signal ano silang nilalabas sir or weather bulletin sir, hindi po kami maglalabas sir. Pero kahit na maglalabas, okay na sa PAGASA sir, kami pa rin po yung magdi-decide sir, gawa ng iba po yung galaw ng dagat dito sa Batanes sir. At Itbud Fishing Port in Uyugan, the seawall was destroyed due to a storm surge brought by Typhoon Betty. The local government continues to assess the overall effects of the typhoon. Mayroon lang ho kaming damages sa agrikultura na yun ang nakikita kong pinakamalaki na damages dito sa Batanes, no? Mayroon kami sa infra, yung seawall sa Uyugan at seawall ho sa Jura. Hindi ho kami hardly hit. Parang ang pakiramdam namin dito sa pag-usap-usap na pag-interview sa mga tao ay gilid-gilid lang ng Typhoon Betty ang tumama. Batanes recorded zero casualty and no severe damages in important infrastructure. Patrick De Jesus, for the Nation, Batanes.